Magandang umaga, ka-rescue. Dito na naman tayo, medyo busy tayo nung mga nakaraang araw. Kaya ngayon ulit tayo, medyo makapag-video. By the way, ka-rescue, meron tayong gagawin ngayon, nagpapa-rescue sa atin. Isa sa mga bus natin, taga-Caloocan. Yung service daw nila, ayaw daw umandar. Toyota Innova D4D engine. Nakapark lang daw tumagdamag. Ayaw na raw umandar nung gamitin nila. Ayaw na raw. Kaya samahan niyo ako. Tara, re-rescue tayo. By the way, ka-rescue. Shout out nga pala sa tropang Mulawin ng Panghulu Malabon. Mga idol, shout out sa inyo lalo na sa mga bago nating subscribers diyan. Shout out sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Tsaka huwag kalimutan i-hit yung notification bell natin para sa susunod ko pang mga video. Tara, samahan niyo ako. Mga likot tayo. Meron tayong gagawin. Innova D4D. Ayaw umandar. Ayan. Ayaw daw umistart. Na. Check natin yung baterya. Gamitan natin ng battery tester. Isa. Lagay natin negative. Isa, lagay sa positive. Tingnan natin reading. Nako, parang bad. Nako, bad na yung baterya. Subukan natin baklasin. Palitan natin. Yan, hiram muna tayo baterya. Baterya ng L300. Yan. Para malaman kung baterya lang o makina na. Pero nung tinester natin kanina, mukhang baterya yung problema. Yan. Sana baterya lang. Tara, kalin natin. Yan, palitan na natin ang baterya. Subok natin, subok. Sana baterya lang. Subok. Yun. Kaso mukhang di kumakarga yata baterya. May problema alternator nito. Yan. I-check natin yung ano niya, charging system. Tara, tingnan natin sa harap. Check natin yung ano niya, charging system, kung pumakarga yung alternator. Siya maabot ng ano. Kumakarga. Dapat pag kumarga yan, nasa okay naka yan. Palagay siya sa pula. Sabihin may problema alternator. Check natin alternator. Rescue, doda ako, alternator may problema nito. Ito nandito. Ayan. Alternator to. Sikip. Nasa loob. Tara, baklasin natin. Tanggal na natin. Ayan, tanggal na. Hanginan na lang natin ito. Ayan.
wag, tanggalin naman natin to. Tingnan natin yung cleaner housing. Aircon. Water pump, umikot, umikot dito, umikot. Umikot dito. Tapos, ito, alternato, idler. Baklas na natin, alternator. Tingnan natin kung gagaya sa sample. Gagaya sa brand nyo. Ito yung luma, ah. Yan, parehas lang. Tara, salpak natin. Kaya nasalpak na natin yung alternator. Ang problema natin ngayon pagkabit ng pan belt niya, yun, napakahirap. Buti mayroon tayong ginawang pattern. Yan. Ihigpitan mo lang ito eh para umangat yung ano. Salpak na natin. Tara. Yan, okay na. Palitan na ito eh. Pati pan belt na lagay na rin natin. Bukan natin panda rin. Kapit na natin yung ano, alternator. At yung handles yan. Yan, medyo may rap-rap yan. Maliko-liko. Yan. Ano, okay na. Pakarga na yung baterya. Yan. Tingnan natin. Yan, wala na rin yung battery sign niya. Okay na. Alternator lang talaga problema. Okay, Ka-Rescue. Maraming salamat sa panonood. Dito na lang. Ayan, Ka-Rescue. Natapos din natin yung ginawa nating Toyota Innova na D4D engine. Yung una, akala talaga natin ang problema, baterya lang dahil ayaw siya umandar. Nung trinobleshoot natin siya ng step by step, yun, napag-alaman natin na pati rin pala alternator niya may problema. Tsaka ito pa Ka-Rescue, pag nagpalit ka kasi ng alternator, napakahirap magkabit ng fan belt o tawag ng iba serpentine belt, dahil yung paikot-ikot na ganun yun yung ano. Buti napag-aralan din natin, gamitan lang natin siya ng 14 na ano combination wrench, higpitan lang yung pinaka-idler bearing niya. Hindi ko gano'n na ipakita sa video ko, pero pag nandun na kayo sa actual, makikita nyo may 14 na bolt doon. Yun lang yung parang higpitan mo, pag umangat yun, luluwag na lahat yung belt na yun. Sana Ka-Rescue, may natutunan kayo o nagkaroon ng idea kung paano mag-troubleshoot ng Innova na D4D. Ka-Rescue, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Thank you.